Mari, kamusta ka naman? Kamusta ang balikbayan? Ay, Mari, alam mo naman eh. Hi po, kamusta? Tito. Ay, hello, kamusta? Hi po, tita. God bless you. Oh, laki na ng inaanak natin. Ganda. Manang-mana sa iyo. Uy, kamusta naman yung adjustment yung mag-ina? Siguro naman, anong-ano kayo ngayon? Excited? Kaya nga, ikaw, Jalisha, paano mo naman welcome ang mami mo? For sure, miss na miss nyo na ang isa't isa. Oo. Ang tagal nyo rin hindi nagkasama eh. Pero, alam mo, swerte mo sa anak mo kasi kahit na magkalayo kayo, tingnan mo naman, lumaking mabuting bata, magalang. Opo, miss na miss kyan si mami. Tsaka hindi na po kami lumalabas, nagbanding na lang kami sa bahay. Di ba, mami? Saya-saya natin. Ang sweet naman nila, ang sweet no? Ng mag-ina. Oh. Ang swerte. Malayo-malayo sa mga kabataan ngayon. Oo. Oh. Iba talaga. Mari, ano ba? Magkwento ka naman. Ikaw lang nakita ko sa lahat ng bagong dating galing bansa ang ganyang malungkot. For sure, madaming kwento yan. Ano, may problema ba? Anak, okay namang ipagain yung mga bisita natin, mga tita mo, tsaka tito. Diba, mami, bisita mo yan? Ikaw magsilbi dyan. Mare, hain lang ako. Sige, Mare. Sarapan mo, ha? Mare, salamat ulit sa pagkain, ha? Oo. Una na muna kami. Hindi na kami magtatagal kasi may pupuntahan pa kami. Busog ba kayo? Oo naman. Maka ba? Nag-effort ka pa. Thank you, Mare. Salamat. Salamat. Alis na kami, ha? Oo, mag-usap tayo ulit. Bye-bye. Bye-bye. Mauna na kami, ha? Ingat. Bye-bye. Napakabait talaga nitong batang to. Swerte ka dyan sa anak mo. Oo siya. Sige. Bye-bye. Teka, pwede bang pagtapos mong kumain, ikaw na mag-dictate? Paulit-ulit ba tayo dito? Di ba bisita mo yan? Ikaw magligpit niyan. Ako na lang hindi ako ito ba? Kinaya mo nga mag-isa sa ibang bansa eh. Ayan pa, hindi mo kaya. Hi, tita! Oh, hi! Kamusta? Gusto mo po tulungan na kita dyan? Naku, huwag na ako na. Ano po lulutuin mo? Magluluto ako ng sinigang para sa mami mo at para sa'yo. Kasi alam ko pagod na si mami mo, ayoko nang mapagod ka siya. Ikaw, kamusta ka? Okay naman po. Mm. Sino yung kakarating lang? Narinig ko may pumasok. Ah, si Mami po yun. Ah, okay. Andiyan na pala siya. Mm-hmm. Tita, labas naman tayo minsan. Sure, sige ba. Isama natin si Mami mo. Okay po. Mare, uy. Andiyan ka na pala. Saglit na lang to. Magkakain na tayo. Ha? Uy, Mare, hindi ako sanay na ganyan ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Magkwento ka naman. Ikaw, nandito ka na sa Pinas. Yung utak mo nasa ibang bansa pa rin ba? Mare, wala ka ba talaga napapansin sa anak ko? Wala naman. Bakit? Ano bang problema? Kasi tuwing nandyan kayo, tsaka yung ibang tao, bait-bait niya, maayos, magalang. Pero alam mo, pag kaming dalawa lang, hindi na ba nun? Naku, Mare. Baka naman nagsiself-pity ka lang. Ang bait-bait ni Janisha eh. Nakita mo naman, napakabuting bata. Magalang. Hindi, Mare. Alam mo yung pambabastos niya sa akin. Parang hindi sulit dun sa taon na nagtiis ako sa ibang bansa. Hindi ko may paliwanag kasi yung parang ibang tao siya nung iniiwan ko. Ang hirap, parang di kami magkakilala. Mare,
Mare, baka naman adjusting period lang to. Malay mo, maging okay din kayo. Parang hindi ko na anak yung anak ko, Mare. Bigyan mo lang siya ng time. Mare, hindi ako sanay na ganyan. Totoo ba? Maging nanay ko, sobra. Pakialam mo. Ilang taon na akong hindi nagpapaalam at walang pinagpapaalamanan kung saan ako pupunta. Nandito na ako, diba? Ba't di ka makapagsabi? Hindi ka nang magsabi sa akin na alis ka sa nga pupunta para di ako mag-alala. Pwede ba? Huwag ka maglanay-nanayan. Iniwan mo ako, mag-isa. Tsaka iba nag-alaga sa akin. Hindi ikaw. Hindi ikaw yung nagpalaki sa akin. Tapos yung okay na ako, dun ka lang babalik? Anak, maiintindihan mo naman na siguro, di ba? Nakapagtapos ka na. Maganda na yung estado ng buhay mo ngayon. Dahil lahat yung sasakripisyo ko para sa kanag-uasan mo. Pinilit ba kita? Napagtapusin mo ko? Di ba hindi? Lahat ng yun, ambisyon mo lang. Ikaw lang. Ambisyon ko yan para sa'yo. Dahil di ako nakapagtapos. Lahat ng pangarap na dapat para sa sarili. Para sa'yo. Tapos ngayon, nandito na ako, hindi mo ko igagalang. Sa ibang tao, napakabuti mo. Galang? Ikaw ba, mami, nung iniwan mo ko, nagsabi ka sa'kin? Di ba hindi? Tapos ngayon, magsusumbat ka ng kung ano-ano sa'kin? Na parang ako pa yung may kasalanan kung bakit ka umalis? Hindi ko nanonood. Lahat ng pag-alis ko, lahat ng desisyon ko para sa'yo. Napabuti naman, di ba? Nakapagtapos ka, magaganda yung mga gamit mo. Nakapagtapos ako nang hindi ka kasama. Kaya hindi na kita kailangan. Bumalik ka na lang sa ibang bansa. Pwede ba? Aalis na ako. Tsaka bakit hindi ka pa umakyat sa taas? Hindi na rin naman po akong magtatanggal dito. Bakit? Ano bang problema? Nag-away po kasi kami ni Mami kanina. Ano pinag-awayan niyo? Dahil po sa iniwan niya ako. Tapos yung okay na ako, dun siya babalik. Tsaka miss na miss ko naman po talaga si Mami. Kaso hindi ko lang po talaga kaya na makita siya kasi nasasaktan pa rin ako. Alam mo, anak, pasalamat ka nga nandiyan yung mami mo eh. Alam mo, ang swerte mo nga kasi may nanay ka pang umuwi sa'yo. Samantalang ako, inuwi yung nanay ko dito bangkay na. Hindi ko man lang siya nayakap ng buhay pa siya. Kaya dapat palagan mo yung mama mo kasi habang nabubuhay siya, yun na lang yung chance nyo na magkasama. Ayoko magsisika bandang huli. Alam, mahal ka naman ng mama mo eh, kaya niya nga ginawa yung kasi para mabigyan ka ng magandang buhay. Sa ngayon, hindi mo yan maiintindihan kasi hindi ka pa magulang. Pero once naging magulang ka, maiintindihan mo lahat ng bagay. Okay po, Tita. Ngayon bumalik ka kay mama mo. Mag-sorry ka. Subukan mo i-open yung puso mo. Okay. Okay. Thank you po. Sorry po. Pina-realize po sa akin ni Tita Gian na mali po ako.
ng pagkakaintindi. Tsaka po sa mga nangyari sa'yo. Ano isipin nyo? Mahalaga, okay ka na nagising ka na. Tsaka alam mo na yung ahalaga ng pagiging mag-ina natin. Mga sakripisyo ko para sa'yo. Oo, graduate ka na. Thank you po, Mami. Sorry po. Bye.